guest for today. Palakpakan naman natin ang napakaganda, sariwa at fresh na fresh, Miles Ocampo! Maraming tao! Dito si Miles para, of course, mag-promote at pag-usapan ng kanyang episode ng Ipaglaban Mo This Saturday, ang I Am Hayok. Ano ba ang hayok? Hayok, ito yung parang eagerness to, you know, do such things like, uy. Ay, ano na? Ito nilalagay pagkain pal hayok. Oh, ikaw. So ito, pag-usapan natin, ano ba ang story? Hindi, ito may joke ko! Ano yung joke mo? Sorry. Sabi ko yung tawag sinilalagay ng pagkain pal hayok. Ano palayok? Ano yun? Di palayok yun, di ba? Palayok. Okay, hayaan na natin yun. Isa lang pong joke ang namatay. So, ano yung story ng Ipaglaban Mo This Saturday? Okay, ang story po ng Ipaglaban Mo This Saturday, ako dito si Rina. And si Rina, very responsible siya eh. Kumbaga siya yung dream daughter ng bawat magulang. Di ba? Hindi na tuloy. Huwag kabisadong hinulog. Hindi, ano siya yung tinutulungan ng parents niya, yung pag-aaral niya, sobrang sipag niya mag-aral. Tapos, ano siya, parang gusto niya makapunta sa probinsya ng side ng tatay niya kasi never niya pong na-meet yung mga kamag-anak niya. So one day, biglang dumating yung tsuhin niya, si AJ Mulak. Tsuhin mo si AJ Mulak dito? Yes, tito ko siya. Dumating siya doon and parang naghahanap siya na matutuloy niya. Ayaw ng nanay ko kasi masagulero siya, ganyan. Pero sabi niya, bigyan siya ng chance. So, ganoon naman ng mga tao, di ba, kaya natin bigyan ng chance para malaman natin kung nagbago na ba. Ngunit, sa pagkat at natapuan, kaya naging I Am Hayok. Okay. Kung alam ko na to, kasi pa, knowing ipaglaban mo yung mga ganyan, meron talagang papanoorin na lang nila yan. Papanoorin okay. Nyo talaga. So, ano bang anong karakter mo dito na parang masasabi mo na malapit sa pagiging Miles Ocampo mo? Siguro yung pagiging bubbly ng character ko. Kasi ganun siya eh, yung... Actually, halos magkalapit kami ng personality mo. Bait na na. Wow! Pinuri yung sarili. Pero hindi, very bubbly siya. Parang ang napaka-positive niya sa buhay. And siguro yung pagiging palaban niya, yun yung magka-press kami ng character. Okay, so paano ka naman nag-prepare para sa role na ito? Paano ko nag-prepare? Nung binigay sa'yo yung script na ito yung magiging takbo ng kwento, ano naman yung nag-reaction mo? Pang ilang ipaglaban mo na to? Second ko to. Second ipaglaban. Saka balita ko yung first ipaglaban mo episode mo, yung highest, ano talaga, grossing to? Grossing. Highest rating daw talaga. So, may pressure ka ba na ganun? Oo naman. Kaya sana maraming makanood para ma-hit ulit natin yung record na. Oo. So, yun nga, di mo sinagot yung tanong ko, paano ka nag-prepare? Ang dami niya kasing sinabi. Siguro, paano ba? Nung binasa ko kasi yung script, syempre kapag merong mga, since hayok, I Am Hayok tayo, merong mga masiselang eksena. Siguro yun talagang kinoordinate ko with my RM. Pero sobrang alaga naman ang tingin ng paglaban mo. Talagang inalagaan nila ako si Sel. So, kamusta naman yung working experience with AJ? Magkakilala na ba kayo? First time niyo magkatrabaho? Hindi pa. Hindi nga siya nagsasalita eh. Okay. So parang hindi ko rin siya inistorbo. Nag-uusap kami, pero hindi ko siya inistorbo kasi baka nag-internalize siya. Since ang character niya, parang aggressive siya, parang ganun. So hindi ko na lang din inistorbo. Pero okay naman siya mabait. So meron ka ba mga challenges na experience dito habang yung parang syempre, pag may mga scene ka dito na parang masabi natin na hindi mo talaga usually ginagawa. So, yes. Siyempre, mas naging maingat ka or meron ba mga aksidente nangyari na parang ayaw mo, nahihirapan ka, na mga ano ganon? Ano kasi po, ako, pantalin akong tao. So, yung pag may mga eksena ng bugbog, kagatin nasa ka ng teaser, lamok? Hindi. Akunting ano lang, nagpapantal. Pagka ano, yung eksena na yung nasa teaser po, pagka yung binubugbog niya ako, talagang nagpapantal ako after. So, may yun physical lang talaga na nangyari? Oo, kailangan kasi talaga. Pero okay naman, hindi naman din ako nahirapan dahil talagang ginabayan ako ng director na. Yan lang yung mga tanong. Okay, salamat po din si guys for watching. Ano naman yung mga lesson learned sa character at sa story ng episode ng Ipaglaban Mo This Saturday? Oh wow, yung lesson siguro, kasi tayo diba kapag kapamilya, pamilya para sa atin. Pero hindi natin alam kasi minsan, kahit pamilya natin, mahirap pagkatiwalaan talaga. Lalo na yung case ng story ko. Nung story ko na ipaglaban mo sa dati. Situhin mo siya dito, di ba? Yes. So parang siguro naging lesson for me, yung talagang mag-iingat ka. Kakilala mo man talaga o hindi. Kasi eventually, meron at merong mangyayari na hindi mo inaasahan. Dapat mag-iingat ka talaga sa kahit anong parte ng life. So,
So, gano'n naman kalaki yung pressure para sa'yo? Bilang episode na to kasi, yung last mong ipaglaban mo nga, yung nabanggit nga natin kanina, which is yung Kasambahay, na yes. Marked as the highest rating of ipaglaban mo. So, parang, di ba minsan pag feeling mo, nakuha mo na yung pinakamataas, parang ayaw mo na kasi baka maya, ganyan, bumaba. May ganun bang ano, feeling sa'yo? Siguro nakaka-pressure lang kasi nga sinabi nila na yun pa rin daw hanggang pero, kasi ulit, holiday ba na palabas yung ano mo kay highest ito? December 25. Ah, kayaan. Kaya maraming tao sa bahay. Pero hindi, sana hindi ko naman, hindi naman yun ang goal natin. Swerte na lang natin kapag ka nabigay sa atin yun at mataas ang ratings natin. Pero ako kasi kung ano yung binigay ko effort dun sa una, mas dinoble ko ngayon. Knowing Mal, mas sa may trabaho, gugulaw talaga siya kahit movies, mga sugar bear, mga anong project. Go lang siya as long as kaya so niya good. Talaga. Oo. Kasi si Modang puno na yung gallery niya sa pag-picture at pag-video. Oo. Kilala, ganyan si Mas talaga. Mas sa work, ibibigay niya na talaga. So, 100%. Na, oo naman. Kasi yan, hatin yan. Okay, Mas. Siyempre, imbitahan mo ang ating mga kapamilya. Yes, ma'am. Na supportan, of course, ang ipaglaban mo episode. Di ba naman ako tapos, Mas. Okay, go. Mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng ipaglaban mo. Itong Saturday na po yan, 3:15 PM. Pagkatapos ng It's Showtime, kasama ko po dito si AJ Mulak, Miss Glenda Garcia, and Sir Alan Paule. Directed by Direk Ram Tolentino. At ang hashtag po namin ay I Am Hayok. Ayan, thank you so much. Ayan, pag-usapan na natin ng ipaglaban mo. Diretso naman tayo sa Home City Home. Ayan, Mal. Siyempre, how is it working with other cast? Isay-isay natin, ha? Si Tony muna, kamusta? Ay, si Ate Tony. Sobrang love ko si Ate Tony. At isa siya sa talagang siya Isa siya sa talagang matuturing kong ate ko talaga. Kasi diba, si Ate Tony, parang kilala rin natin siya na parang bilang host siya. So, akala mo yung personality niya sobrang seryoso. Pero, pero sobrang ano ni ate, sobrang sarap kasama. Lalo na nung naging mommy siya, talagang nag-iba yung personality niya. Iba yung personality na naging iba yung kung paano siya sa life. Parang, lalo na ngayon, parang sobrang saya-saya na lang niya, iniisip na lang si Sevi, gano'n. Si Papa P naman? Si Papa P. Kasi akala rin natin kay Papa P, since Papa P siya, natatakot tayo. Pero alam mo si Papa P, sobrang bully po nun. Napaka-bully ni Papa P. And si Papa P kasi nakatrabaho ko siya. 6 years old pa lang ako. Ah, talaga? Nung bata so, ako. May 20 years na rin pa na makakalipas. Oo, yun ang Sorry. Di ba pala? Si Papa P, nakasama ko na siya. Unang-unang acting experience ko. Talaga? Oh, anong ano nyo? Anong, mangarap ka. Tapos, anong ano nyo? Relationship namin dati. Sa ano? Wala. Kay Xena, wala talaga siya doon. Binubuat-buat niya pa kasi bata pa lang ako. Tapos lagi niya kasama sa set ng si Inigo. Okay. Talaga kami magkaka-playmate. Talagang ano, bata pa lang ako, crush na kay Papa P. Pero syempre, nung lumaki ka, parang feeling mo na iba na yun. Kasi syempre, iba nung bata ka. Pero hindi. Ganun pa rin, bully pa rin siya. And syempre, si Rufa naman. Gutierrez. Ano Rufa Gutierrez. Sobrang bait po ni Miss Ana Bidrama. Nagpapadala ng pagkain. Rufa May Quinto. Si Ate Rufa. Hindi, si Ate Rufa. Alam niyo po, si Ate Rufa. Sobrang siyang nakakatuwa, no? First tape niya sa Home City. Takang-taka ko. Ba't lahat ang tao talong-tawa sa kanya? Hindi ako natatawa sa kanya. Nakaganoon na ako. Bakit? Tapos yung mga go. Bakit? Hindi ako nakaka-relate. Hala, naman tumagal na. Wala pa siyang ginagawa. Tawang-tawa na siya. Nakakatawa siya as a person talaga. Oo, ang dami yung trending videos so, ngayon. Naka-mysteryoso, nakakatawa talaga siya. Personality, yun, no? Siya ang ano namin, valedictorian sa Home Sweetie. Lagi siyang nagkakamali. May lagi wala sa sarili. Pero, best in talk show siya. 5:32. Tapos may sabi namin, action! Diyan, habang nag-exam na nakikipag-chismisan. Kaya siguro nakakalimot. Kaya inaasan namin, uy, work tayo dito. Work ka na dyan. Si ano naman, si OG? Si Diaz? Mabait. Sino? Nakasama ni Regine. Okay. Si Ogie. Okay. Dito, Ogie. Nung dumating siya, akala ko parang magkakaroon ng wall yung grupo namin, yung mga cast. Kasi syempre, stars na sila, mga talagang hinahangaan sa industriya natin. Pero alam mo si Ito Ogi, napaka-cool pala niya. Napaka-cool ng tao. Habing na habing sa kanya yung mga jokes ko, kaya sobrang okay sa akin. Pag habing yung joke ko, friend ko agad. Palatawa sa'yo, no? So, siyempre, ilang months ago, nag-celebrate kayo ng third year anniversary, tama? Na,
Ng fourth. Fourth anniversary ba? Home sweetie. Okay, nang ano feeling? Na third yung nasabi ko. Na mahirap kasulat dito. Ano feeling? Sarap sa feeling. Uh-oh. Kasi yung home sweetie talagang pamilya na kami talaga. Alam mo, sobrang swerte ko nga po. Kasi simula bata ako, simula going bulit, lahat ng nasasalihan kong programa yung tumatagal. Tumatagal talaga. So, nagiging pamilya kami. Itong home sweetie, sabay kami ng lunch break. Meron kami mga group chat na kami-kami lang talaga. So, masarap. Sa pag natapos ng isang week, laging i-look forward mag-Tuesday para mag-TV na ng home city. Siyempre. So far, ano yung pinaka-memorable na nangyari sa'yo o sa inyo sa set ng home city home? So, siyempre, 4 years na yan. So, for sure, meron ka talagang di makakalimutan. Ang hindi ko makakalimutan. Si Kuya Lloydie, sobrang bully kasi na rin siya. Eh, yun yung panahon na pabayaan ko yung sarili ko sa kusina. Eh, nag-sleeveless si ate. Ang kapal ng face ko, bakit? Nag-tinong niya alam, nag-sleeveless ako. Alam mo, sabi ni Kuya Lloydie sa akin, oh, ba't yung kita mo napunta dito? Hoy! Naiyak talaga ako! Nandito na yung luha ko, tapos pumunta ako sa likod ng set. Di ba, yung sala, pumunta ako sa likod. Siyak na ako, sobrang na-hurt ako. Alam mo ni Pio, alam naman ni Lloydie na na-hurt ka nung time na yun. Oo, nagdabog ako, sinara ko yung pinto. Sobrang hurt na hurt ako. Maya-maya, lumalabas si Ate Tony. Buntis eh. Pumunta sa akin, sabi niya, huwag ka nang umiyak maganda. Umiyakin siya! Huwag ka nang umiyak maganda ka. Huwag ka maniniwala sa kanya. Believe me, you're beautiful. Huwag si Ate Tony. Nabully din ba siya? Bago yan ba? Eh, siyempre, buntis siya. So yung emotions niya. Grabe. Pagkatapos, ewan ko dyan kay Lloydie. Hindi ko yung makalimutan talaga. No? Yung, tapos yung natawa na lang ako, kasi pati si Antonio umiyak. Yung parang siya yung mas madali. Huwag kang umiyak kasi, huwag ka maniniwala sa kanya. You're beautiful, Miles. Ayan, siya, imbitahan mo na ating mga kapamilya, Miles, sa panoorin ng Home City Home. Yes, mga kapamilya, ang Home City Home po, ang aming lumalaking pamilya. Every Saturday po yan pagkatapos ng TV Patrol. So, sana supportan niyo pa rin ang aming Home City Home. Ayan, natapos na tayo sa mga interview part ng mga shows. So, pumunta naman tayo, of course, sa ating challenge na tinatawag natin ng What's on My Phone. So, gamit lang yung cellphone. Ayan, Miles, gamit lang yung cellphone. Ipapakita mo lang sa amin kung gaano karaming video o pictures ang nagamit mo para sa sugar bed. Sobrang dami. Ito na, ang ating first... Sure! Ang ating first game, first natin. Papakita mo lang... Pag nalilig po ito lahat po? Oo, hindi naman. May ibang part ng cellphone. Last selfie mo at ipakita mo sa amin. Ito yung istorya sa selfie na ito. Last selfie. I love myself. Oh. Kasi okay. Every time nag-gym ako, meron akong pinipicture ako yung self ko, parang nakita ko yung improvement. Oh, meron ano ganyan na mamaga. Selfie ko kasi okay. Yung mga titas of Manila sa gym, yung mga nag-zumba, nagchichismisan sila sa may salamin. Eh, doon ako nagpipicture. Ayun ko na ako nagpicture nung nandun sila, nahiya ako. So, sa shower room. Tapos solo kanila po, naka-timer lang. Naka-timer, girl! Okay. Post ka na lang. Next natin ang yung last video. Last video, kinulan mo to ate? Kinulan ni ate. Next week ko galing, kaya po ko late, galing po ang taping ng Magandang Buhay. Nirecord niya yung interview ko with Tita Ami Austria. Gandang bata, oo. Ano yung anak nito? Sherlyn? Ano yung anak yan? Sherlyn pala. Okay, next natin, last music played sa Spotify or kung saan man. Nag-smiley ko ba mag-Spotify? Marunong ako, mahilig ka mag-music. Opo, tsaka ano ako, old soul. Ano yung last music na pinatugtog mo? Mga Ray Valera ba yan? Mga old soul. Wait lang. Saan na yung... Ayan. Una, saan yung... Mukhang naputol yung ano niya sa Spotify. Hindi ako magbayad. Matingin. If I Ruled the World by Tony Bennett. Sabi sa iyo. Ay, ganito na. Mga lumang kanta na hihilig ko. Nanay ko rin kasi mahilig sa mga. Ah, okay. Songs. Sige. Next natin ay... Last search sa Google. Or sa Safari mo, or kung ano man ang browser na gamit mo. Ano yan? UP ano? UP site. Okay. Bukas ba nasa UP ka? Bukas? Oo. Oh! Wala, punta akong UP bukas. Ay, hindi pa, wala pala akong bukas. Ah, talaga? Gigigil ako sa'yo. Kasi nag-answer ako ng set para sa mga profs. Okay. Ikaw, mahilig ka naman sa Twitter hanggang ngayon. Naibalik mo ba yung Twitter mo? Oo, alam mo hindi.
Di ba kasi yung last usapan natin parang na ano ka na? Oo, nakakatulong. Hindi ko makalimutan yun. Ilang million yung followers mo sa ano? Nung namula, 2. 2? Kailan ito nangyari? Last year. Okay, so ngayon diba? First day ko yun eh. Yung naparo kami, nag-espadahan talaga ganung hacker. Babaguhin ko. Eh nung pati Instagram ko binago niya, na-alarm mo na talaga. Siyempre, sinilba mo yung Instagram. Siyempre, para sa sugar bear. So yun talaga yung sinilba ko. Pagkasalba ko nung Instagram, walang nawalan tuluyan na yung ano. Na-agaw niyo. Kasi pati email ko na one eh. So ano yung tanong niyo? So, may Twitter ka na uli ngayon, syempre. Yes, ano it's yung last tweet? Miles_Ocampo_14. Pero yung Twitter mo dati, existing pa rin siya? Hindi na po. At talagang tinanggal niya? Okay. Yung gali yung hacker, no? Ang last tweet ko ay, today is promo day. Oh, fairness, work. I know, right? Last message received via text message. Ayan po, hindi ko po nababasa. Sabi po ng AP ko sa home city. Hi, when po kayo dito sa ABS, paulit po sana kami papirma ng form. Korea form. Oh, mag-Korea kayo? Lagi parang dami niyo mga out of town, no? Maga out of town. Reply ko lang po, okay lang. Okay, sige. We'll see. Okay. Latest photo uploaded on Instagram. Sugar bear ba yan? Ay, hindi. Ako? So fab. So fab. Oh, syempre, ang kanyang Shufi ang kanyang last na upload. Ang next naman natin, last thing you watch on YouTube. Mahilig ka mag-YouTube. Yes. May vlog ka ba? Meron. Pero, babalik na ako sa pagbablog. Ay, talaga. Bakit nahinto ka? Kasi, pumasok ako sa school, tinamad ako. Yung school talaga na ganyan. Mahaba ang school talaga. Ikaw yung nag-film sa sarili mo, or selfie, or meron ka kumukuha sa'yo. Kaya ayoko din. Kasi nahihiya ako pag ako lang. Pero ngayon, para sa'yo. Tapos, ikaw din nag-edit. Opo. Ay, ako ganyan din ako eh, pero wala lang ako nalilabas. Hindi ko naman tinatanong yun eh. Ako rin kong pinanood ay... Nakikita niyo rin po talaga yung ugali ni Miles. Wait lang, ako rin kong pinanood ay vlog ni Miss Heart Evangelista. Oo. Yan ba ang tag mo, Heart? Hindi naman po. Cheese. May mo ko sa'yo. Next natin. Next? Ano ka? Active ka sa Facebook? Facebook. O swipe-swipe ka lang, mabinyan din. Ako? Personal ko po. Okay, bigyan po ako mag-upload. Mm-hmm. So, ano yung last thing you posted on Facebook? Usually, kasi yung mga tao, si-share na lang. Correct, totoo naman. Ano yung last thing mo na sinare or pinost mo? Lumabas sa timeline ko po. Huwag mo nang pakita yung ano mo. Oo. Lumabas at hindi naman nila kumakan. Ulit-ulit ako. Lumabas po sa timeline ko to, October 23, 2013. Tapos sakto, 5 years na kami nagtitaping ng home sweet home. Oh! October 20 yun. Oh. Ito yung photo. Papakita ko na lang yung photo. Okay. Sa ano namin to eh? Sa parang bonding namin. 5 years ago. Malinaw yung phone. Malabo yung phone. China ba yan? Hindi yung phone. Ah, sorry. Okay. Ikaw naman. Yung camera pala natin. Bulugan to. Dito China. Yan. 5 years ago na kami nagtitaping. Talaga? Ganun na katakal. Bilis lang naman, ano? Hindi ka nag-asawa? Hindi. Ipot naman. Okay. Last phone call. Last phone call? Ako, hindi pwede. Look! Let's go! Piling ko sugar baby yan. Send mo na kasi for approval pa ni client. Tapos pag send sa'yo, blurred na. Pabura ka na. Oo, mapa-edit pa. Ayan. Palapakan naman natin si Maya. Tapos sa ating mga salamat. Thank you so much for guessing. Once again, imbitahan mo ang ating mga kapamilya. Ayan. Yes, mga kapamilya, inibitahan ko po kayo ulit. Ngayong Saturday na po ang ipaglaban mo. 3:15 PM pagkatapos po ng It's Showtime at ang hashtag po namin ay I am Hayok. Siyempre ang Home City Home. Yes, ang Home City Home po every Saturday yan. Pagkatapos ng TV Patrol. Ayan, thank you so much sa ating mga kapamilya. Sana huwag niyo po kalimutan this Christmas Day. May movie po kami, magkasama kami ni Miles sa One Great Love. Ayan, siyempre si Miles po ang ilalaban natin sa Best Supporting Actress category. Guys, kayo may ngayon na-edit yung kay Jory. Alam nyo, seryoso, tatlo lang yung scene ko doon. Hindi ko alam bakit nilagay pa ako sa post at pinag-promote pa ako. Pero sana supportahan nyo, marinig nyo naman yung boses ko doon. Yes, let's support Miss Kimmy Chu. Oo, syempre. At ang galing-galing ni Miles, so naiiyak po kayo sa mga eksena niya talaga doon. Thank you so much. Thank Once again, palapakan natin Miles. So, maraming salamat sa ating mga kapamilya sa online. Dahil sa mga nakalike.
sa ating Facebook page with almost 18 million likes. Thank you so much, yay! Mga kapamilya! Maraming salamat!